ba? Alam mo, ang sarap talaga magtsikahan na, no? Yes. Siyempre, pag may mga pa-chips, may mga pagkain, masarap talagang tsumika ng tsumika. At kaya naman, hindi ko na paglalabasin ang pagkakataong ito na makausap at malagay sa hot seat, of course, si Faith De Silva. Eto na, umpisahan ko na, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kasi I'm sure marami naman nang nagtanong sa'yo, marami nang nag-interview sa'yo tungkol sa first meeting nyo ng daddy mo na si Dennis De Silva. Yes. Because ang alam ko, you were 1 year old nung nagkahiwalay kayo. Mm. And then, etong December, eto na ulit yung first time nyong magkitang mag-ama. Yes. So that was after 22 years? 22 years. After 22 years. So meaning, 1 year old ka, wala kang memory with your dad. Wala talaga. Wala talaga. Kasi ang 1 year old, wala ka pang alaala. So wala rin mga pictures growing up? Wala kaming pictures together. Okay. Pero alam mo na ang tatay mo ay si Dennis De Silva. Alam ko lang yung name niya, pero wala akong idea sa kung anong trabaho niya. Or the past, kung anong itsura niya. Yes, or kung artista siya or what. Wala akong... Kailan mo lang nalaman na, ay, si Dennis De Silva, yung artista dati, yun pala ang tatay ko, at ito pala ang nangyari sa kanya. Siguro nung tinatanong na ako ng mga teachers ko. Okay. Yeah, from school na mismo. Okay. Because you said, growing up, ang pagkakaalam mo, ang tatay mo ay nasa ibang bansa. Yes. Okay. And then, nung nasa school ka, tinatanong ka na ng mga teachers mo, di syempre hindi na sinasagot mo na, ay, yung daddy ko nasa ibang bansa. Yeah. Pero kasi pag nakikita nila yung name, Dennis De Silva, parang kilala nila kasi mga idol nila eh. Crush na crush nila. Ito na nga. Sinabi ko na kay Faith. Hindi ko talaga makontain. Kasi si Dennis, ang isa sa mga crush ko sa show business, hindi pa ako artista noon. Napanood ko siya sa Ninja Kids bago tayo magkwentuhan na meron ako mga pa-side ko. At para at least may happy ano ka naman, diba, with your dad, na talagang nanood pa ako sa sinehan ng Ninja Kids. So yata yung pinakabata doon, tama ba ako? Kasi ang cute! Ang cute niya talaga! Oh. But anyway, so yung kwento ko. So ito na, nung last year, December, finally, nagkaroon kayo ng pagkakataon na magkita. Yes. Gusto ko munang malaman paano nangyari. Sino nagplano? Sino nag-initiate? I want to see him. I want to meet him. Ikaw ba or siya? Ako. Because kasi I have been planning for it naman na. Medyo matagal-tagal na. Of course, I had to take my time na to make sure na sigurado na talaga ako na pag nagkita kami maluwag, wala akong negative emotions. Uh-oh. Walang towards, hatred, walang galit. Walang ganon. Okay. What was your first parang reaction or feeling? Na eto na, malapit na, papasok na ako. I was really nervous. As in, hindi ako nakatulog. I'm sure. Iniisip ko kung anong susuotin ko, kung anong sasabihin ko sa kanya. Kumbaga parang dinidirect ko yung sarili ko sa utak ko sa kung anong gusto ko mangyari. Pero nung nandun na ako, it felt so different. Parang it was meant to happen talaga. Yeah. Na feeling ko bata ako. Parang bata ako na Faith, na longing for him. And finally, when I was able to hug him, doon ako naiyak talaga. Yeah. Doon ako naging emotional. Kasi parang, para siyang puzzle. Mm-mm. Na saktong-sakto. Yeah. Binless talaga ako ni God sa tamang panahon. Siguro kasi kung pinaaga ko din, baka... Hindi naging ganun ang reaction mo. Yes. Oo. Baka meron pa akong mga questions sa kanya na hindi makakatulong sa pagpapadipen ng relationship naming dalawa. At saka parang feeling ko, lahat ng mga plinano mo na maging reaction mo at gagawin mo, parang nawala. Diba? Kasi iba eh. Ito yung sinasabi mo na hindi mo to kayang i-acting. Mm. Diba yung mga ganung moment na parang, ito lang yung, parang nadala ka na lang sa emotion mo. Na parang, nanginilabot ako nung sinabi mo sa akin na parang lumabas yung batang Faith. Mm. Kasi parang, my gosh, parang ngayon ko lang makahug yung daddy ko. So, ito bang growing up? Kasi wala kang father figure, di ba? Mm. Na, kumbaga parang yung pagkukulang na yon, hinanap mo ba yun sa mga, let's say, sa mga kaibigan mong lalaki? Or sa mga, yun di ba, usually pag mga ganun, pag nagkakaroon ka ng boyfriend. Diba? Naglandi po ako ng matindi. Talaga ba? Hindi, kasi dalawa lang yan eh. Pwedeng na-attract ka sa older men. Kasi, or hindi. Oo, naging natural for me
to choose men na mas ahead of me. Yeah. Kumbaga, mas mature. Mm-hmm. Not because, subconsciously, hindi ko din ako aware na yun yung mga nagiging choices ko when it comes to men. Uh-oh. Pero, yung longing ko talaga for a man in my life na outside of my family, yun talaga yung nangyayari. Na parang, that's why I was wondering before. Sabi ko, bakit parang grade school pa lang ako, may mga jowa-jowa na ako. I mean, puppy-puppy love, mga ganito. Pero never talaga ako nawala ng someone sa tabi ko. Up until I realized na, okay, daddy issues ito. Yeah. Nung na-realize mo yon at naayos mo yon, nag-iba ba ang pananaw mo pagdating sa love life? Yes. I haven't dated since. Oh! Yes. Siguro kasi mag-three years na since I finally realized yung totoo talaga na parang, okay, there's something here. Hindi na siya, like, trauma mo na yan. Yeah. Kasi kung kapag napansin ko talaga, pag niline up mo talaga sila, pare-parehas sila. Okay. At saka nakikita ko parang kung anong quality yata ng dad ko. Oh my gosh. Parang yun talaga yung nilolongko. So yung 2 hours na yun, syempre hindi enough yun. Kung bibigyan kita ng additional time to communicate or to spend time with your dad, ano pang gusto mong sabihin sa kanya? I just wanted to hug him more. Kumbaga parang mas gusto ko lang... Basta I wanted more talaga from it na... Because syempre, I have been longing for it almost two decades. And gusto kong maging thankful for that moment na, you know, it happened, I'm here, I'm with you. Pero mas gusto ko pa siyang yakapin. Actually, kung minsan yung words, hindi siya enough. Pero yung actions, yung parang ganyan, yung yakap is more than enough. Yung parang... When you hug or when you touch someone, parang beyond words. Yung mga hindi mo ma-express, yung mga hindi mo malabas sa puso mo. But when you touch or when you hug someone, parang sobrang enough na siya. Pero you are still lucky, you're still blessed because your dad's still here. Yes. You can visit your dad anytime. I suppose you can. Yes, ngayon parang alam ko mas pwede. No? So, mas pwede. So, I'm sure that you'll create more wonderful memories with your dad kahit nandoon, kahit ganyan yung sitwasyon ninyo. Kasi meron mga iba na kahit anong mangyari, kahit anong parang ako, kahit anong man i-wish ko, I can never hug my dad. At least you, meron ka pa. May chance ka pa, may oras ka pa. Kahit sabihin mong 2 hours lang yun a day, at least you get to spend 2 hours daily with your dad. So, you're still blessed. And you're still, ay nako, okay ka pa. Hmm. And I'm so happy for you because ang dami mong realizations, ang dami mong na-solve na issues na it's not easy. Kasi yung acceptance pa nga lang eh. Kasi that's the first step, diba? In anything na pinagdadaanan ninyo sa buhay ninyo, yung acceptance ang pinakamahirap. Kasi lagi tayong in denial. Hindi kami tayong ganyan, hindi tayong ganyan. Mm-hmm. Yung accepting kung ano man yung problema, that's the hardest. Alam ko very, ano siya, parang sensitive topic. Mm. But thank you so much for the trust. And, ang saya lang pag-usapan yung ganito. Kasi ang sarap. Kasi moving forward in life. Tsaka alam mo na, you're gonna see each other again, diba? Basta huwag mo na lang kalimutan. Anyway, thank you again so much for sharing your thoughts and your inner feelings. Mati pa tayo, Alice. Mati pa tayo, maraming mangyayari. Tuloy-tuloy pa rin po ang kasiyahan siya. Dito pa rin sa Set Up, diba? Diba?